Magandang araw mga kaubas. Welcome sa RJ's Farm. Bale, almost 4 days nang umuulan dito. So, i-check natin ang kung ano na nangyari sa mga ubas natin. Kasi ang ubas, ang number 1 na kaalaban niya ay ang ulan. Kaya kalimitan, nagtatanim sila summer para pagdating ng tag-ulan, medyo established na yung mga ugat nila. So, medyo malakas na sila sa ulan. So, ito yung isang solusyon sa ginawa ni Tatang para pagdating ng tag-ulan, kagaya nito, hindi lulubog yung ubasan natin. So, mapapansin nyo, yung paligid ng ubasan natin ay puro palayan. Ayan. Mga basa. Kaya ang ginawa namin ay nilagyan namin ng parang kanal. Ayan, yung bawat nakikita mo yung papunta sa drainage. May sarili kami kasing drainage system dyan eh. Kaya hindi siya lumulubog. Ayan. Tira mo. Yung tubig niya umaagos pa. Papunta doon sa drainage. So, hindi siya lulubog. Tara. Check muna natin yung mga ubas natin. So, after 22 days ng pag kakaprun ng Black River na to. Ayan, may bunga siya. Tsaka nasa, malapit na siya mag pre-bloom. Nasa pre-bloom stage na. So, mga ilang araw, pag bumuka na yan, kailangan hindi siya mabasa ng ulan. Kasi, para silang mangga. Pag nabasa ng ulan, parang na susunog yung mga bulaklak nila at hindi magtutuloy. Ayan, sabihin pa. Tsaka mga yan. Sana makasurvive sila sa tag-ulan. Tsaka isang ginawa din namin dito sa may bunga niya. Ayan, nilagyan namin ng supot plastic para hindi siya mabasa. Ayan. Check natin yung mga katawba natin na pinuro natin din. Ito pala yung katawba natin. So yung iba nagbloom na kaso nabasa. So titingnan na lang natin kung yung iba matutuloy o hindi. Ayan. Kasi mga stage na to bawal silang mabasa eh. Ayan eh. Nagbloom stage na sila. Titingnan natin kung makasurvive sila ngayong tag-ulan. Tapos yung second batch ng katawba na pinro natin nung 22. Medyo may mangilan-ngilan na lang, may mangilan-ngilan na naglalabas na rin ng bulaklak. Kasi matured din na sila. Yung iba kasi nag-bad break na eh. Ito yung iba. Meron na siya. Ayan. So, okay din pala sila. Tapos si Tatang, ang ginagawa niya ngayon, yung mga dating pinagpruningan natin ng mga dahon at sanga ng ubas natin, inaayos niya, pinipili niya. Kasi ang gagawin namin, i-compost namin. Para maging pag nagtanim tayo, pwede nating ilagay bilang kataba. Ayan siya. Patas na ito, isasako namin. Ilalagay sa isang lugar. Para
Kasi ito magandang ito. Ito yung hinahalo sa ano. Pwedeng ihalo sa lupa. Ayan o. Di-decompose na siya dahil sa ulan. So, pag nag-propagate tayo, pwede natin gamitin yan. Kanina nga pala, bago umulan, kaninang umaga, may isa tayong visitor, may pumasyal, mga magamang bikers, si Marco at saka si Gio. So, salamat sa pagbisita, kahit medyo maulan. Ito naman yung mga ano natin, hindi ako makatawid eh. Yung mga mulberry natin, ayan, naglabas na rin sila ng mga dahon nila. So, 1 week lang siguro niyan, may ano na sila. May mga bunga na. Isa rin pala sa mga good news dito, yung Brazilian natin, naglalabas na rin siya ng bunga. Ito yung sinampola natin. Ito rin, nilagyan natin ng supot para hindi mabasa. Ayan sila, oh, ayan. So, sabi nila ang Brazilian mas magaganda, mas matamis daw to eh. Para pagdating ng 90 days, 3 months, pwede na nating tikman. Ito naman pala yung mga bonggimbilya ni Mama. Medyo dahil sa nag-uulan, gumanda yung mga tubo nila. Kasi iba talaga yung tubig ulan eh. Ayan pa. So, para pag nandun tayo sa daan at sa harap, makikita natin yung mga bonggambilya, yung mga bulaklak niya. Para magandang tingnan yung farm natin.